kumulan ya si Brad Rudy Perkasa beserta humanis Rob si Brad Itse Filsen sebagai Alicia Buhun dan saya sa kubus ya sa Balik Buhun kubus ni Obispo Christian Fernandez Nguyen mengutan ng Pobisano na Obispo na namagalagan sa Buhun sa tayo Obispo sa Milara Mayno si Misa Nibirus Nibirusok ato san yepo sa atong obispo sa kining pagbilaran o sa tanan nga naabot sa atong kolomador salamat kayo o dito paglangan ato ko ang subdan ng atong kolomador pinagi sa pagpaambit sa atong makauban ka salamat inay salamat Ratso o manggubiinis sa tanan ng mga kauban ng Diyos sa tanan ng mga televiewers karon sa mga kapanmates sa Lapu-Lapu Tren sa Observer ng Bayan, ang tabi na ginilong bansong na yung nabihin na nito. Kaya ako na itanong doon tayo, kalimut na rin maabot na isa tayo pa. Doon eh, diyan sa Barangay Kinago, doon na tayo walang report kay Walid M. Sila cancer diyan. Kaya ako pa na ito, mga banda, ang aggressive food for you, sa imbangin, ang kamitan, Lapu-Lapu Tren, ang banda. O si Pai, yung nagkanta sa Dili Kanan, na si Romel Torico. So, abot-abot na dito. Ako'y nagbuhat sa dautan. Ako'y siya naging mas mayo.
Pagkita ko, sa mga ginawa nga, muli mong sigawtan. Nabay Diyos nga, double standard. Ang tubag niya na kanang kadawtan, kisigutan niya, really, ang moral event kina sa Sirat 15-20. Ang Diyos, dinigyan mo, sugo sa tao, paghimog sa lahat. Basta ka lang ingon nga, moral evil dili may mas gino. Pero kanang physical evil sa mas mga katastrophe, lino, pagyo, kaya matapas sa Jeremias 29-17, ipagda sa Diyos nga latos na to, aron pagpaamgos atong kasamanan, aron sa pagpabalik na to ngadto kaniya. Sa muna yung atong ikapamits, may pagkutana ni Brad Kirk para me, o salamat, niya baliktas tumakawal. Ang sa dili pa kamo at sa akong pangutan na tumuti ko kaya sa pangyong sa oon na sunod sa ato. Ano ba naman? Ano na eh? Sila si Brad. Israel kami nyo niya sa asan kanando, panagkaran na yung tanaw. O nga itong higalang bahay niya sa katabago sa suksi. Si Father Asil Sulkas, yung matuban na niya, mayong pagtanaw na ating tanaw. At akong pangyong katinawa ng sa bahay sa kagal sa itong sibahan. Kaya si Pahanan sa doon na ay 2,000 katuhig. Na 2,000 katuhig. Sukat sa pagtuko ni Kristo at noong anyo sa Israel. Kaya, doon ako yung hibagat nga mga burlaking Kristiyan doon sa pagkakisigot nga dili na kung ano mo ang simbahan ang ituko ni Kristo ang simbahan ni Kristiyan Katolikat. Ang iyang ang among na panagsugyan doon sa bahin sa taghangin pasaban sa simbahan. Kaya ito ko na doon. Ang paghimo ni Kristo sa misa, simple na kayo. Pero parang, ang misa sa Diyok, taga naman na yung mga ibang, kalabang ibang assess ba? Doon na nga po na yung misa ko nga rin. Kaya, nakasay yung misa ng Rikim. Kaya naman, pinaspasay ko ng Diyok, papahari mo sa ako nga rin. Kung sa mga yung Diyok, kung sa mga yung kanang atong ikatubagay ng Diyok, bahay sa atong igsoon nga naghatag o panaway sa atong simbahan sa palitan niya sa itong mga TV-viewers ni Bob Kamuda. Salamat niya, Brad. Tell us what's written sa mga bahayang pautana. Kanan kahoy na ko kaya ang kasya, disigyan na niyo ikapandis pagkaparila siya bayon sa usa ka kahoy na kasya na bago pamitubo mga tuho pagkatangaw ikasiyuta. Sa mga yuta, lahit na niyong kasya hakaroon kay dako na magkahit. Nagbasan, hindi mo nagtapkong landog na ka ng mga bunga sa kasya. Kining tuwa pagkatangaw, lapyo pa kayo. Pero sa kinaiyas pagkatasya niya na, ni tubo na tuwa lang kadangaw kanin, hindi na magkakos sa taong punuan, maura niya na siya pagkatasya. Wala nagsubahan, just the same and remains as it is essentially. Pero kanyang mga butanga, maugda, aron pagpalambo, sa kalihukan sa simbahan. Ngayon pa nandit ka niya ito, paglakaw ka mo, pagsanggal sa may balita, sa patiyo ka diyan sa misinete. Karoon ka sa garas ng misinero, di naman mulakaw. Sakay na yung pabiyo. Sakay na mga jet planes. Ngayon, magkamit pa sa mga modern technology, mas mga laptop, mga internet, upan pa na mga ugda sa kahimanan sa modern panahon. Naroon yung mga tao ng mga ministro, pastor, magdadaanan lang ng cellphone. Pamingon ka, asa mapasa, simple yan. Kinig mga pulungan. Ang pag, pagkamaunungon, endurance. Sa nakapisnet, buwan na tanang mga tiksto na sa kinig sa cellphone. Ang different versions of the Bible and also the passages of the Bible can be easily, really appeared on your cellphone. Siya mo na mga kaugahanan sa pagpanahon. Pero si Brad, wala makasab siyang kinaiya. Essentially, mo sa Santos ng Misa. Ang lintungan na sa Misa, maulagyot na ito pati San Justino Martir sa tuwing sa Kapitosin ko 20. Ano Domini, lugay na kayo. Sa page 144, yan gipatayay. Naman ito pati ni Damas in the New Testament is called Breaking of the Bread. Yan, matod pa, ang maong misa gilibutan sa mga pag-ampo, mga pagbasa sa kasulatan, paghalag, o pagkonsagra sa panupino may mong lawas, dugo sino ang pagkalawan. So, essentially, mo ni siya ang misa. Huwag mo sa, gikan pa sa tuwing, dahil 33 is pag
Himo ni Kristo sa misa sa katapusan po niya po. Meron na'y kalugtungan siya ang halad dito sa cross of Calvary. So, mara nga, inevitably ang simbahan mo go after the beating of time alam sa pagpaunta sa iyang kaimanan o sa iyang tuyo pagsangyaw sa itas kanwasan o bili na kontranyo sa Biblia. Mara nga itong pangatubas po na ni Brad Carlos Masuri. Balik po sa makaunan. Salamat po sir. May nabi sa tanong na itong mga believers kung sa mabot ni Nung Sibya na binagyod yan sa Barangay Ermita, Cebu City. Nila ni Genesis o Veronica Nakasa, ni Gitplay o ni Shane, bahayong patlantaw ka na itong tanan. Alitas mga kasulatan doon sa Dini sa Baruch, Dos Sais. The Lord our God is always right. That we and our ancestors are still burdened with our guilt, Baruch Dosais. Ang Ginoo ng atong Diyos, matarong kanunay, apan kita o ang atong mga katigulangan, nagbabuo hangtod karon sa atong karapasan. Garo kayo, kita o atong mga katigulangan, malapasong kayo. Sa Mateo 3:24, Jesus would not say anything to them without using a parable. Mateo 3:34. Walay gisulti si Jesus kanila na dili pinaagig sa bingay. Sa atong pag-inigay ipanuntin ni Jesus sa inyong tinunan, pinaagig yung sa bingay. Sa Lucas 19:30-40, ang mga parasyo mingon kay Jesus, matutudlo, pahilumang yung mga tinunan. O si Jesus mitubag kanila, sulpihan ko kamo na kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Kung sa gino ni Jesus, sa matos mga parasyo, matot pa ni Jesus, masulpihan ko kamo na kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Ang akong nautana ni Batso, kung sa may buti pa sa buti sa bingaya Batso, paliwag ko nagugusan ni sa bingaya Batso. Salamat kayo, Brad Rudy Kakasa. Ya, kasi gana nila nato. Jadi tanan yang kita muasui pertersebut sayang naminaw pinaging sambingay. Kaya kanagong sambingay mo na deduction ito term that can be easily understood. Kaya pasambingay ko mga mumpong sa giranon nga magdadleksyon ng hatun para masabtan ang minsay sa Ginoong. So, kaya nga yung Ginoong nga kung pahilumon ang mga tao sa kibaya ang mga bato maninggit. Kasinggit mo ng bato, wala yung punta. Kung kasinggit mo sa ginong bato, may mo ganun, may mo kay magagawa mo ng Diyos. Kung ganun, sa libro sa kining Numeros 22, na yung instance nga ang asma, kining mananaw, na matupas sa 22, sinabi sa Pagbibigaw, why sa labunga? Pero, nisulti ang mananap. Kaya, naingon kang sa iyang account, pila na katuwing, sakay-sakay ka na tunyo, tuwong na katuwing. Wagi kong mariklamo nyo. Pero, nasa itong tubangin, wala mo makita, pero nakakita ko. Ang hindi ay nga, ginaas na yung ispada. Ang katong as na nga, sulti-sulti na lang. Ganyan din sa Numeros 22, versikulo 22. Ang mananap na rin makasulti, may mong pasukalong sila. Huwag ka na sa mga batong di kasingit, may mong sa masingit ang gila. Pero ang pasabihin na kaulugan na kung mga tao niya tumigay na nga kini naminaw o nakasawad sa mga may patulunan ni Kristo o di dunganan ni Kristo ang kumitan siya ang mga milagro o palakaw sa bakul, mangyari pag atang itatanaw sa mga buta, ang mga minatay di banaw, wala ka na nila ma sinati sa mga propina. Gawas ni, basa na po si Eliseo, do sa Retri si Batiuno, na sa buhit pa naghimog na kang milagro, pero bisa patay na naghimog niya kong milagro, kaya niya mukong, nagibili niya riyan sa kapag kamatay niya, na nahidapat ang minatay, na buhit mong minatay, do sa Retri si Batiuno. So, balik ko na ito ang meaning niya na, kulong kanina.
nga kundugnan ang mga tao. Nga masukot ng mga tao, murang malinggit ang mga bato, eh, puliton mas mga tao, patuon itong nagbabababang ni Kristo. Mabibini ka nga. Ayaw itugot nga mga bato, murang malinggit, nilig ang ilang mga tamog, magamit sa bato, at ipagsupin niya ito mga detractors kapag nagtamay ang nagbabaw ni Kristo. Pero, kung niya din ang pasinggit ang mahimo pa ngayon, okay. Niya din ito mabasa sa Bameros, Pendidos, Versikulo Pendidos nga. Ang mananap na rin kasulti, di pa sulti, klaro. Sige na o. Wala na pagtubag sa may pangutanan ni Brad Brody na kasa. Sa mga sama yung gabi sa tanan, sa Bisayan, Mindanao, and even to the Luzon provinces, kami sa Tagabuhol, mga panglawanos ang kadugo sa mga man, autista ninyo, o sa mga tagahagna. By the way, inyong mabati sa kong programa Matagbuntag 79 sa Radyo Hagna sa Ngayon TV. Ang dahiya na si Gitari o Kuyog ni Taito Lugintsua, the owner of the CCPN, unang nakasuod ni Taito Lugintsua in a short time, tungkol siya nga kong boss ito iyang ikala ang Tias Anya Rigonapri o sa kong kapikas ni Almagstia. Ako pa ko tanaw ang so. Sumala sa unang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 4, Pustang Ginoo nga malangit ang tanang tao. In fact, to Peter 2:9, ang Ginoo taas kayong painog na katag sa chance sa tao ang malangit. Pagmatod sa Hebreo 4:6, iyon ang Biblia, matod ni Pablo, kung makalungog mo stingog si Ginoo, ayaw paghahiya ang inyong kasing-kasing. So meaning, gustos Ginoo Bradsok malangit ang tanang tao, maulangit na ito paghahiya ko ng ating kasing-kasing. Apan, this is contrary, Brother Sok, sa Isunod Kapitulo 3, versikulo 21. Na nag-iun, ang ginoon niya kang Moises karon na mabalik ka na sa Egypto. Himuha gayon ng mga milagro at ubangan sa hari. Pinaami sa gawang na giyata ko kanimo. Apan, pag-aikon ko ang iyang kasing-kasing, ang dilit niya buhitan ang mga Israelita. So pa, ipag-aik niya ang hari sa Egypto. Another parallel statements according ni Paul sa Roma 9:18 sa Bledso, busa maloy ang Diyos sa buot niya kanulgan kung pagkaiko niya ang kasing-kasing na itong buot niya. May question, Bledso, wala ba niyong magkasumpatiay? Ang ginugusto malangit ang tanang tao. Kanya ito ang patrosite pa umupon ang kasing-kasing makadugus pong sino. Pero siya nga nagasubo kung gusto nga malangit ang tanang tao. Siya rin po yung mawag mo pagkaya sa kasing-kasing sa tao. Kung saan mong pagkalangit sa mga tao, Bledso, kung ang Ginoo, maura po yung pagkalangit sa kasing-kasing sa mga tao. That's my question. Salamat. So, Gilbert, it's your crucias. Isa sa itong mga aktibo kayo, active and very zealous workers, one of the workers sa ating sibagas mo. Salamat kayo. Nakarang ingon nga, ipatig-as sa Diyos ang kasing-kasing dapat ni Paraon. Doon na mag-ituloy ang Ginoo niya ito o pamahinog pa ang mga panganggam si Ginoo para sa Israel na makaimo na paglingkawas niya itong kapins o sa pagkakatos katulid na kaulitan dito sa Egypt katong katapat si Diyos ng Israel. Para nga, wato atagi pa sa Diyos ang kagayunan ng mga katawahan niya, Israel, na makalingkawas dito sa Egypto. Wala nga, yes and no. At agad pagtugot na ang kabuto ni Faraon nari sa Egypto, mo'y matubad mo nang ipatikang ang kasing-kasing na nagdumili lugar sa visions mga mitagong ipakita. Wala din mo ito, marang nasa Salmo CPP 8.4 nga doon sa Botso, nga ipakita sa Diyos ang mga katingalahan ang mga milagro pagkami kanila. Pero na malipad yun sila pagkama ang mga mga makasasama. Marasi, marang nga naman permissive will of God because of the prime purpose of God na mahinog yun ang pag-andam sa katawan si Israel nga pili na sila mo sipog yun sa paglayas ikan sa ulit na. O ganang pag ingon sa Pablo nga ang kining katawahan sa pagkuna ni Togo na pagkain ipatingkasan sa Diyos ni na mga kasing-kasing, ang mga sabot yan na ka, wapay andam si Ginoo pag
tanyan ang santos ni Gracia kanangyata na to, the indicative sanctifying grace, kunin na pantin. Kay, lagi, sa mga sa Roma o Subediot, Subedinibi, ang Diyos doon na iyan kung kalingong tuyok, bisan sa panahon na datan, doon na siya'y tuyok, alang sa kaayo niya doon na ikugma kanya. Kung ato sa masahon ang Isaiah 90, kita na po nga, kining conversion, kining pagkakabi, at doon ito sa kining bagong tungkol, uno ako rin to 3 Isaiah. Ngayon siya sa Pablo, ako'y nagtikot si Yuta. Ako'y nagtanong. Ako ni Gala, kauban siya puno mo'y nagbukbo sa tubig. Biro iya sa Diyos sa pagpatubo, pagpapunga. Wala nga, in human efforts, and human struggle, human deeds or works, cannot really exceed the grace of the Lord for conversion. Pero din sa natong hamungon, ang natong mga bigot pagbukat, kaya naman na sa Proverbio 25:15, na santang magkabig ka sa uban, kunya mulungak ka na yun, gili na mayo. Para yun na yun ang imong pagkabig, kung ayaw yun pagpunda, kay isang pang kagahit sa bukugso sa kahari mahumot, magkani mo isang ang hari, basta kang mapatayunan ka. Wala nga, kailan itong ngingon nga, ipatid pa sa Diyos, wala pa sila tagi, wala nga, ang ilang na time of grace nga, makakabig sila, wala pa ipadahas, you know, ipahinog pa sila. Pero, just the same, ang unong Timoteo, plus 4, buta yung isang Timoteo, nagtingo ang Diyos nga ang panang maluwas. O, magkakangat sa pag-iwas ka patuloran. Imagine that how many years, thousand years, mapamabot si Kristo, kung saan mo na kaluwasan na itong natungan. Pero God has done, or had done, many things and wonders by His commandments, kagatong natungan na maluwasan. Dos, Kronikas, 31:18, nga sila ang sila tugon, mahimo sa balaan, pinagi sila pagpagluman, nga itong suko nga niyatag sa Diyos kanila. Di siya mapamabot ang santos nga gracia, pinagi sa kamatayan ni Kristo. Naisun mo na itong pagpambit, pero ato sa lingang taong ang mga manindot o may nagkanong pribaw na itong